Ang mga taong tahimik ay karaniwang itinuturing na boring, mahina, walang muwang at madaling manipulahin dahil bihira silang nakikipag-ugnayan at karaniwang matatagpuan sa sulok ng mag-isa. Pero may kasabihan din na huwag gambalain ang natutulog na bulkan dahil baka pumutok ito. Ikaw, may kakilala ka bang tahimik? Kung gayon, dapat kang mag-isip ng dalawang beses bago makipag-ugnayan sa kanila. Dahil narito ang mga dahilan kung bakit sobrang mapanganib ng mga tahimik na tao. Number 1, ang mga tahimik na tao ay observant at maaaring mas marami silang alam kaysa sa'yo. Naobserbahan mo ba sa isang talakayan ng grupo na kadalasan ay may taong laging tahimik at inoobserbahan lang nila ang bawat miyembro ng grupo? Ang dahilan sa likod nito ay nakikinig sila at nagmamasid kung paano makikipag-ugnayan ng mga miyembro sa isa't isa. Habang ang ilang mga tao ay ginugugol ang karamihan ng kanilang oras sa pakikipag-usap at pagbabahagi ng kanilang mga iniisip nang hindi muna sinusuri ang mga ito, ang mga tahimik ay nakikinig lang at sinusuri muna ang kanilang mga iniisip kaya mas marami silang impormasyon kaysa sa iba. Ang pagkakaroon ng mas maraming kaalaman ay ginagawa silang lubhang mapanganib. Habang ang mga maiingay na tao ay mas nagsasalita, ginagawa sila nitong vulnerable. Ang mga tahimik na tao ay tumatanggap ng higit pang impormasyon at maaari nilang piliin ang mga impormasyon na gusto lang nilang malaman sa ibang tao. At hindi mo malalaman kung ano ang kanilang mga susunod na hakbang. Number 2, ang tahimik na mga tao ay hindi kinukonsenti ang anumang maling pag-uugali. Dahil ang mga tahimik na tao ay mapagmasid, madali nilang ituro at paghiwalayin ang mga may mabuting ugali at ang may masama. Kahit na hindi sila gaano nagsasalita gaya ng ibang tao, ang mga ganitong uri ng tao ay hindi magtitiis sa anumang maling pag-uugali at magsasalita kung sakaling makasaksi sila ng isa. Ang mga taong tahimik ay may mahabang pasensya at may matibay na moral standard. So if ever makita ka ng isang tao na sinasabihan ng isang tahimik na tao, deserve nila yon. Sa kanilang mga pambihirang kakayahan sa pagmamasid ay maaari din nilang malaman ang higit pa tungkol sa'yo at ituturo ang lahat ng mali sa'yo na ginagawang lubhang mapanganib para sa'yo. Number 3, ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kahinaan. Ang mga tahimik na tao ay bihirang magpahayag ng kanilang sarili na nangangahulugan din na ang mga tao sa kanilang paligid ay may kaunti o walang impormasyon tungkol sa mga taong ito. Kabilang dito ang kanilang strengths, kapwa sa physical at mental, at ito ay maaaring maging lubhang disadvantages sa mga tao. Dahil hindi mo malalaman kung ikaw ay mas malakas o mas mahina kaysa sa kanila maliban kung susubukan mo sila. Baka magdadalawang isip ka bago mang asar sa taong tahimik dahil hindi sila aatras sa kahit anong laban. Maaaring isipin ng mga maiingay na madali nilang manipulahin ang mga tahimik na tao ngunit mali sila. Sarado man ang kanilang mga bibig, ang kaalaman at lakas ng katawan na meron sila ay palaging hindi malalaman ng mga tao. Number 4, ang tahimik na mga tao ay maaaring magkaroon ng mahusay na social skills. Ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugan na ang tao ay walang social skills, pero sila ay may iba't ibang social skills. Tulad ng malayang nagpapahayag at nakikipag-ugnayan sa mga tao, meron silang sariling natatanging paraan upang makihalubilo at bumuo ng isang ugnayan sa mga tao, na ginagawang mas malakas at mas makabuluhan ang mga koneksyon. Dahil sila ay may mataas na moral standard, sila ay maaaring lumikha ng isang relasyon na binuo sa mutual na tiwala at paggalang mula sa bawat partido. Maaari itong maging lubhang mapanganib sa mga tao dahil hindi nila alam kung ano ang koneksyon ng mga tahimik na tao at hindi kailanman magtataksil sa kanila ang mga taong nakakonekta sa kanila dahil meron itong matibay na pundasyon. Ikaw, nakagawa ka na ba ng relasyon sa isang tahimik na tao na binuo ng tiwala at paggalang sa isa't isa? Number 5, determinado at loyal ang mga taong tahimik. Ang mga tahimik na tao ay may posibilidad na makitang tamad, ngunit kadalasan sila ay kabaliktaran, na nangangahulugan na maaari silang maging matyaga at determinadong makamit ang kanilang mga layunin. Lalo na yung may kaugnayan sa mga taong mahalaga sa kanila. Maaaring mapanganib dahil gagawin ng mga tahimik na tao ang lahat para makamit ang mga gusto nila, at ang mga taong nakabuo nila ng isang relasyon ay palaging handang tumulong sa kanila. Bukod pa rito, palagi silang may maiaalok sa mga tao, kaya madaling maakit ang mga tao sa kanila na ginagawang mas maaasahan sila.
Ang mga tahimik na tao ay mapanganib dahil ang mga pamantayan na kanilang itinakda sa katapatan na meron sila para sa kanilang mga kaibigan ay hindi madaling matitinag. Number 6, mabigat ang kanilang mga salita. Ang mga tahimik na tao ay palagi nag-iisip ng 2 beses bago sabihin ang kanilang mga iniisip o ikinikilos sa isang sitwasyon. Sila ay nakikinig sa lahat ng oras at nangongolekta ng lahat ng impormasyong kailangan nila na kanilang susuriin at gagamitin upang makagawa ng konklusyon. At ang proseso ng pag-iisip na ito ang kadalasang ginagamit nila sa tuwing kailangan ng talakayan mula sa kanila. Kaya nakakagawa sila ng mga matinong argumento at nakakapag-ambag ng iba't ibang ideya o pananaw sa mga talakayan. Isa itong dahilan kung bakit lubhang mapanganib ang mga taong tahimik dahil palaging mabigat ang timbang ng kanilang mga salita at kilos. Dahil ginawa ito sa mga lohikal na dahilan, ang epektong meron sila ay mag-iiwan ng marka o impression sa mga tao at maaaring maging disadvantages sa mga tao lalo na sa kanilang mga kaaway. Nag-iwan na ba ng impression sa iyo ang isang tahimik na tao? Number 7, alam ng mga tahimik ang iyong sikreto. Dahil sa kanilang mahusay na kasanayan sa pagmamasid, madali nilang nababasa ang isip at katawan ng mga tao. Kaya madali para sa kanila na malaman kung may itinatago sa kanila o mga tao sa paligid ng taong iyon. Saka sa kanilang mga kasanayan sa pakikinig, madali silang makakalap ng impormasyon mula sa mga tao. At maaaring alam din nila ang tungkol sa iyong dirty little secret. Maaari nilang gamitin ito para sa kanilang kalamangan at maaari itong maging mapanganib para sa iyo. Kahit na hindi sila gaanong nagsasalita, kung sa tingin nila ay laban sa kanila ang sitwasyon, meron silang card na ito na palagi nilang magagamit. Kaya dapat lagi kang maging maingat sa pakikisalamuha sa mga taong tahimik dahil baka alam nila ang iyong sikreto na maaaring makasira ng iyong reputasyon. Number 8, mas kilala ng mga tahimik ang kanilang sarili. Ang mga taong may tahimik na pag-uugali ay may mas maraming oras upang suriin ang kanilang mga aksyon, saloobin, layunin at kung ano ang gusto nila. Kaya mas marami silang oras para malaman ang kanilang sarili. Maaari nilang ubusin ang karamihan ng kanilang oras sa pag-iisip kung ano ang dapat pagbutihin sa kanilang sarili. O mag-isip ng mga paraan kung paano mag-grow bilang isang tao. Kaya magiging mapanganib o mahirap para sa ibang tao na iwaksi ang kanilang mga paniniwala, moral at kabutihan sa buhay dahil nakalikha sila ng matibay na pundasyon sa 3 nabanggit na aspeto ng buhay. Bukod pa rito sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa kanilang sarili ay alam din nila kung ano ang kanilang mga kalakasan at kung paano maiiwasang ibunyag ang kanilang mga kahinaan sa karamihan. Ilang oras sa tingin mo ang ginugugol mo para kilalanin ang iyong sarili? Number 9, maaari kang makontrol ng mga taong tahimik. Hindi tulad ng karaniwang mga stereotype na ang mga tahimik na tao ay madaling manipulahin, maaari din nilang madaling kontrolin ang mga tao sa kanilang paligid na ginagawa silang lubhang mapanganib ng mga tao. Sa mga impormasyong meron sila at mga kasanayang natamo nila mula sa pagmamasid sa mga tao, maaari nilang i-blackmail ang mga tao at gamitin ang mga ito para sa kanilang sariling interes. Ang mga taong tahimik ay maaaring may mataas na moral standard, ngunit meron din silang mga limitasyon at kung itutulak ay gagawin nila ang anumang bagay upang hindi makontrol ng iba. Palagi nilang magagamit ang kanilang mga kakayahan at kaalaman sa kanilang kalamangan. Kaya dapat lagi kang mag-ingat sa paligid ng mga tahimik na tao, lalo na sa mga sensitibo. At number 10, mapanlin lang ang mga tahimik. Salungat sa sinasabi ng mga tao tungkol sa mga tahimik na tao, hindi sila walang muwang at walang alinlangan na maaaring linlangin ng mga tao kung gusto nila. Dahil alam nila kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao sa kanilang paligid sa isang sitwasyon, maaari nilang linlangin ng iba na mag-isip ng isang bagay na totoo kahit na hindi. Dahil alam nila kung paano lumikha ng mga mapanlinlang na senaryo mula sa impormasyong nakolekta nila sa kanilang paligid, ito ay lubhang mapanganib dahil maaari itong lumikha ng kaguluhan at maaari nilang gamitin ito upang manipulahin ang mga tao. Ang mga tahimik ay may kapasidad din na manlinlang ng mga tao dahil madali para sa kanila na magkalat ng mga peking impormasyon. At kilala nila ang mga taong madaling maapektuhan ng mga ganung bagay, pati na rin alam nila kung sino ang madaling matarget. Hindi natin malalaman kung ano ang iniisip ng mga tahimik na tao, maliban na lang kung sasabihin nila ito na lubhang mapanganib sa mga tao. Gayunpaman, ang mga tahimik na tao ay hindi karaniwang mapanganib, ngunit nakikita lamang bilang isa dahil hindi sila gaanong nagsasalita. At ang mga tao ay maingat kapag nakikipag-ugnayan sa kanila,
dahil hinding-hindi nila maaaring samantalahin ang mga tahimik. Ang mga tahimik na tao ay hindi mapanganib. Nagiging mapanganib lamang sila kung sila ay kinakalaban. Nga pala, alam mo ba na ang mga tahimik ay nalalaman agad kung sino ang peke at sino ang tunay? Panoorin mo dito.